We got this information from our desk saying that they had spoken with Governor Arturo Oy of the Compostela Valley, and he is confirming that 34 have died, 33 residents and a soldier. Yeah. We're going to try and get the full story now from our correspondent, Vina Araneta, who joins us on the line with details on the 40 people who are reported to have died in a flash flood in Compostela Valley. Vina, good evening and thanks for joining us. Go ahead. Yes, good evening. We are here at the New Bataan, in Senior Citizens Office in New Bataan, Compostela Valley. At nakikita ko mismo dito yung mga nakahilerang mga patay na nandito ngayon mismo, no, sa harapan ko. 43 ang nandito ngayon. Pero kanina, nung papunta tayo dito sa lugar, meron pa ako na interview na isang ama na namatay din yung kanyang anak. So kung hindi pa kasi kasama yung namatay na dalawang taong gulang, so bale 44 na ang kumpirmadong patay dito sa New Bataan, Compostela Valley pa lamang. Yung iba dito natamaan ng puno ng niyog dahil nga sa lakas ng hangin, at yung iba naman ay naluno dahil sa taas ng tubig baha at ng putik, ano. Hindi pa natin makumpirma kung ilang barangay ba talaga yung apektado, pero sabi ni Mayor Lorenzo Balvin na siya rin makumpirma sa atin na 43 yung nandito mismo sa Senior Citizens Building ng New Bataan, Compostela Valley ang namatay. At nakikita rin natin mismo dito ngayon na napakaraming bangkay na nakahilera nga dito. At nag-iiyakan yung kanilang mga pamilya at kanya-kanya rin sila ng istorya dahil nga yung iba hindi na daw yung iba nagtatakbo at dahil bigla na lang natamaan ng puno ng niyog. Yung iba naman nalunod kahit marunong silang lumangoy. Nahirapan tayong makapunta dito dahil nga one lane lang yung daraanan dahil ang daming nakaharang ng mga natumbang puno sa daan. Ang ginawa natin, nagmotorsiklo na lang tayo dito kaya medyo matagal tayong nakapunta, pero nagulat din tayo nung nakita natin yung mga napakaraming bangkay na nandito sa senior citizen na nakahilera. Yung sinasabi ninyo kanina na mga miyembro ng 66 Infantry Battalion, totoo yun, na-wash out yung kanilang detachment, Charlie Company sa 66 Infantry Battalion na naka-assign dito sa New Bataan, Compostela Valley. Ang nangyari dito, they are ready to do a rescue operation but suddenly na nagkaroon ng wash out at sila mismo ang naging biktima nitong bagyong Pablo. At nakita natin yung dalawang sundalo kanina dito, ano, na medyo wala pa sila sa sarili nila. Hindi sila makapagsalita. Yung isa, nagsasalita siya sa sarili niya na lang, siguro dahil sa shock. At kumpirmadong isang sundalo, isang tiniente, ang namatay dahil dito sa nangyaring flash flood. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa New Bataan, Compostela Valley. Balik sa inyo. Yep. Vina, si yes. Tony Velasquez, yes, ito. Yes. Oo. Yes, so yes. So ngayon, nakahilera kamo yung mga bangkay, no? Yung mga namatay dyan, yung 43. Sino mga opisyal ang nag-aasikaso ngayon sa kanila? 43 yung bilang nila dito, pero hindi pa nila kasi naisama yung batang namatay na nandoon, na nadaanan natin. So, bale 44. Ang nandito ngayon, ito yung brigade commander ng 10 Upper Brigade kung saan under itong 66 Infantry. Ito din mismo ang mayor ng New Bataan, Compostela Valley na si Mayor Lorenzo Balvin. Ay naasikaso nila yung mga bangkay dito at pati na rin yung mga nakasurvive. Meron kasi mga sundalo na nakasurvive at ongoing pa rin yung rescue operation na ginagawa. Kaya na ang problema, medyo malakas yung ragasaan ng tubig, kaya medyo nahihirapan silang pumunta doon. Yung mga rescuer, huminto muna kasi baka sila naman yung mapahamak. Pero nasa isang lugar sila na medyo safe para tomorrow, they can continue with the rescue operation. Kasi sinasabi nila na hindi lang ito may dadagdag pa dahil napakarami. Biruin mo, 16 barangays yung cover nitong New Bataan at lahat yun nag-suffer sa bagyong Pablo. Yes, yes. So, hinihintay pa natin, hindi naman tayo maasa, no? Pero sa tingin natin, may dadagdag pa ito. Dahil meron pang buwang baba dito at
yun nga, para kunin yung iba pa. Kasi sabi ng mga residente, marami pa daw and doon sa iba pang mga barangay. So sa ngayon, 43 plus yung ating count kanina, 44. Oh. Yung kumpirmadong namatay dito sa lungsod sa municipality ng Bataan pa lamang. So, okay, Vina Araneta, thank you very much for giving us that update from Compostela Valley.